And God is the strength of my heart. Oh, God is the strength. Yes, amen. He's the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Oh, blessed be the name God of Jesus. Bless the name of Jesus. We praise you, God. Love you today, God. We love you. We praise you tonight, Lord Jesus. Forever. Your great Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we magnify your holy name tonight, Lord Jesus. We praise you. Amen, 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 amen. All right, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsoonan, sa tanan natong mga kahigalaan, o sa tanang mga nagtanaw na ninyong gabi sa atong broadcast. Hallelujah, live din sa Facebook. Dalay ko ng ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ako ng Osmon, mga igala, welcome ka mong tanan karong gabi. Inimbitahan po natin ang lahat na manood, praise God, at makinig sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Aya, mga kapilid, sa hindi na pagtatagal, dadako na po tayo sa mga pagbati sa lahat na po natin mga kaibigan na nakapagbukas na po ng kanilang mga Facebook at yung iba ay nakapaabot na po ng kanilang mga comments. Praise God, dito po sa ating programa. Pabatiin ko po kayo ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah. Good evening po kay Yami Tipma o Tipma Sayrakas. Yan. Watching in here in Macau, Pastor Art. Magandang gabi po. Praise God, Sister Yami. Purihin ang ating Panginoon at magandang araw po dyan sa Macau. Ayan, hallelujah, kay Juna, Jelena, Gabriel. Good evening, Pastor. God bless you and your family. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sister Shirley Tulido and Vanessa Grace Tagaylo. Acuesta Tagaylo. Good evening, Pastor. Magandang gabi din po sa inyo ni Joma Jan Vanessa sa Pagadian City. Ayan, mga kapatid, magandang gabi kay Brother Vince Ronde, watching from Davao del Norte. Ayan, Brother Darwin o Pastor Darwin, magandang gabi po sa inyo dyan sa Davao del Norte. Purihin ang ating Panginoon. Sister Lynn Balingaw, good evening, Pastor, and to God be all the glory. Maraming salamat po. And then, mga kapatid, si Shermin Atilio. Amen. Hallelujah. And then, mga kapatid, magandang gabi din po kay Sister Joylyn Valenzuela Rafael is watching. God bless, Pastor Art. Ayan. Sister Rosalie Sabuga, maayong gabi, Pastor Art. Maayong gabi, kanimo, Sister Rosalie. And then, Shermin Atilio, blessed evening po. Maraming salamat. And also, Tereson Limburan, watching from Lambayong, Sultan Kudarat, United Pentecostal Church. And then, mga kapatid, to Sherman Atilio, Jameson Inar, mention niya po sa gabing ito. And Brother Joaquin Miguel Payawal, magandang gabi din po, praise the Lord, sabi niya. Sister Sherlyn Tulido, watching from Macau. Good evening po, Pastor Art, at sa tanang mga viewers. Ayan, binabati po tayo ni Sister Shirley Tulido mula po sa Macau. Purihin ang ating Panginoong Hesu Kristo. And also, Sister Tessie Bautista, good evening, Pastor Art. God bless your ministry. To God be all the glory. Maraming salamat, Sister Tessie. And also, Sister Winilyn Pahinado Angkorda, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, Sister Aling. Maayo kay doon na mo'y signal diha. And then, mga kapatid, si Sherman Atilio nag-mention kay Sister Iris Canlit Puklawan. Magandang gabi sa inyo. And then, mga kapatid, kay Pastor Jairo Inti. Magandang gabi din po. And then kay UPC Ronel Abside, magandang gabi din po, and Rodel Naval. Abby Tormis Colina, good evening po, Pastor, and God bless. Magandang gabi din, Sister Abby, God bless you din po. And also Pastor Norberto Ferrando Jr., good evening po, Pastor John Ferrando is watching. Magandang gabi po, Pastor John Ferrando. Kumusta na po yung tagog po ngayon dyan? Hallelujah. Maayong gabi diyan ninyong tanan, ang hinaot kong anamos ka sa kanunay. Hallelujah. Ilalom sa grasya sa atong Ginoo, ang pagpanalangin sa Dios na gawas sa inyong mga kinabuhi. Ayan. And Sister Mary Linke from Australia, good evening, Pastor and family. Maraming salamat, Sister Mary Linke.
And also sa Yami Tipma Siracas. Ayan, pag-greet ko Pastor, Pastor Jovi Banyes Sumaliling from UPC Tangub City. Ayan, magandang gabi po kay Pastor Sumaliling dyan sa Tangub City, mula po kay Sister Yami. And then Brother Aris Vince, good evening Pastor, God bless us all. Mula sa 6ID Philippine Army, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Sister Sinaida Cruz Mariano, magandang gabi din po o magandang hapon dyan sa inyo. At mention niya ang Pinoy Channel Andorra. Kay Brother Don Mabago dyan sa Andorra, Europe, magandang gabi din po. Sister Crisilda Morato, good evening Pastor from Malabon. Ayan, magandang gabi po dyan sa inyo sa Malabon. Marami-rami na rin tayong tagapanood dyan sa Malabon. Purihin ang Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. And then mga kapatid, mention din si Pastor Melvin Acuesta mula kay Sister Sinaida Cruz Mariano. And then also Corey Vizca Heraldes, magandang gabi po Pastor, praise the Lord from Makati City. Ayan po rin ang Panginoon, kumusta po kayong dyan, lahat dyan sa Makati, ingat po kayong lagi. Jillian Lucky, mention ni Sister Sherman na, good evening po Pastor, sabi ni Sister Sinaida Cruz Mariano, magandang gabi din po sa inyong lahat dyan sa Qatar, lalong-lalo na dyan sa iisang bahay lang, kay Sister Annabel Caber at saka kay Sister Ili Jane Danao. Hallelujah. Magandang gabi sa inyo, Sister Sinaida Cruz Mariano. R.Y. Miguel, good evening po. Magandang gabi din po. Sister Ania May Asuncion, magandang gabi po dyan sa inyo sa Lawag, Ilocos Sur. Blessed night, Pastor, and to all brothers and sisters in the Lord. God bless us all. Mula po yan kay Sister Ania May Asuncion. And then mga kapatid, Sister Crisilda Murato, good evening sa lahat and God bless. Praise God, purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, mula po kay Arnold Kalansanan, good evening po Pastor June and family. Ayan, maraming salamat din po, purihin ang Panginoon. Sabi ni Sister Sinaida Cruz Mariano, keep the fire burning. Ayan mga kapatid, Pastor, God bless Malabon. Ayan, Away Miguel, good evening po. Maraming salamat. Mula kay Sister Mary Linky, good evening everyone. Thanks God na hindi na-expect na start na ako sa kuang placement sa work next week. Kanina finish na ang training ko para sa manual handling. Thanks God and sa prayers, Pastor. And then sabi niya, and also my brother Erwin, maraming salamat. I am happy for your victory at sa iyong tagumpay, Sister Mary Linky, dyan sa Australia at sa bagong placement sa iyong trabaho po dyan. Pagpalain ka ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tuloy-tuloy lang po tayo maging matapat na maglingkod sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. At maraming salamat sa pag-share sa live video ito, mga kapatid, sa inyong mga kakilala, mga FB friends, at sa lahat inyong mga group chat. Praise God, purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat at magandang gabi, Brother Ronald Jr. Efrizano. Good evening, Pastor Art, and God bless you po. Maraming salamat, Brother Ronald, and also God bless you. Pa-shout out ko ako, Pastor, sa akong kuya na nag-work sa Laser Lofranco. Halim mula po kay Sherman Atilio. Ayan mga kapatid, shout out daw sa kanyang kapakuya na nag-work sa Palaser Lofranco. Ayan, purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa gabing ito. Praise God, magandang gabi po. Sister Elsie Manriquez of Faith's Haven, good evening, Pastor. Ayan. Sa tanang viewers, Jesus bless us all with His presence tonight. Maraming salamat sa patuloy na pananalangin. Sister Elsie, God bless you. Purihin ang ating buhay na Diyos. Ayan, mention na naman si Pastor Rogin Tapangan Ribuyas mula pa kay Sister Sinaida Cruz and also Pastor Julius Narbaza Abad and Pastor Jairo Inti. And magandang gabi po kay Sister Mary Ann Ohanola dyan sa Cotabato City. Sister Mary Ann Ohanola Navarro watching, praise the Lord. Maraming salamat. And also Pastor Brando Salilan, Sister Weng Pascual and Palanga Ginilin. Magandang gabi sa inyo. Mention kayo ni Sister Sinaida Cruz Mariano. Ayan. Purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Medyo nabusog yata tayo sa ating hapunan. Kaya medyo hinihingal tayo ng kunti, mga kapatid. Pasensya na po kayo.
And then Ben Balingaw, thank you sa effort niyo, Pastor. Sana patuloy po tayong hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. God bless us all, UPC Saints. Mula po kay Sister Lynn Balingaw. Ayan. Sister Lizelle Nonala, mention Sister Sinaida, Irene Dibabiba, Shana Natilio, amen. Mary Hope Jordan, good evening, Pastor, and God bless you. Maraming salamat po. And then tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Mula po kay Sister Shirley Tulido, pag-greet po Pastor Ricky Tulido at Pastor John Tulido at mga kapatiran sa Busubuso Church, Antipolo, at sa mga anak ko sa Quezon City. God bless us all. God bless your ministry, Pastor. Ayan, sa lahat pong mga nakikinig dyan sa Busubuso Church, lalong-lalo na kay Pastor John Tulido at sa papatid po ni Sister Shirley Tulido na si Ricky Tulido. Magandang gabi po sa inyong pagbati mula kay Sister Shirley Tulido. And then Sister Geraldine Sian, hallelujah, magandang gabi din po. Si Aison Ramlek, good evening, Pastor, UPC, Asop of Caloocan City. Magandang gabi po dyan sa inyo, lalong-lalo na sa lahat natin mga kapatiran sa silong po ng United Pentecostal Church sa buong Pilipinas. Ika nga, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Brother Carlos Navarro, magandang gabi, Pastor Art, tsaka sa lahat ng mga kapatiran, God bless. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Brother Carlos Navarro. Ayan, good evening, Pastor, and God bless po mula kay Aison Ramlek. And Brother Erwin Sidigo Patrosimnyo, good evening, Pastor. Magandang gabi din, Brother Erwin. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. And then Sister Vanessa Grace Tagaylo, Acuesta Tagaylo. Mention niya Sister si Brother Gerson Balos Tagaylo. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Pagadian City. R.Y. Miguel, God bless po sa inyo. Maraming salamat. And then mga kapatid, sa mga oras nito, kasama na naman natin si Brother Michael Mahinay Ortaniza. Maayong gabi, Pastor Art. Kumusta po? God bless you and your family. Ito, Brother Michael, mabuting. Maayo-kaayo, tungod kaya nga itong Diyos. Maayo o dili yun makabsan sa iyang gugma o kaluoy sa atong tanan, mga itala. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. William Elizura, amen. Magandang gabi din po. Si Sir Jen Lee, Ma'am Jen Lee, Paklibar lang Gadidasi. Good evening, Pastor Art and family. God bless po. Maraming salamat, Ma'am Jen Lee. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Isu Kristo. And yan, Brother Helvin Gonzalez, good evening, Pastor Art and family. O sa tanang mga viewers watching here with my family, more anointing from God, and God bless us all. Purihin ang Panginoon. Thank you for watching, Brother Helvin Gonzalez, and salamat sa mga prayers. And then, mga kapatid, Joseph Pamisa, Pastor Joseph Pamisa, hallelujah. Magandang gabi po, Pastor Art. Sabi niya, mula po to sa Ibaan. Kung hindi po ako nagkakamali, Ibaan, Batangas, purihin ang ating Panginoon Jesucristo, lalong-lalo na sa lahat natin mga kapatiran po dyan, sa pangunguna po na ating butihing Pastor, Pastor Joseph Pamiza. Magandang gabi po sa iyo, Pastor Joseph. Hallelujah. And then mga kapatid, Sister Laila Tapayan Ferriol, ayong gabi Pastor, maayong gabi sa Sister Lai, purihin ang ating Panginoon. Patuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo, laging tapat, hallelujah, at masigasig sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Brother William Elizora, amen, glory the Ligon ka, o Diyos, sa walay katapusan, amen. Ayan, totoo po yan, Brother William, walang ibang daligon kundi ang ating nag-iisang buhay na Diyos. Sa hallelujah, magpakailanman itataas po natin at luwalatiin ang kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, Brother Michael Mahinay Ortaniza, maayong gabi sa tanan ng mga viewers. God bless us all. Ayan, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Meron na po tayong 57 live viewers sa mga oras na ito. Naway mga kapatid, tuloy-tuloy po kayo at mananatili hanggang sa matapos ang ating gawain. Makikinig sa mga salita ng Diyos para ikatitibay po ng ating pananampalataya at ng ating paglilingkod sa Kanya. Ayan, Brother Roland and Sister LB Palumo, good evening sa inyong tanan diha, Pastor. Ayan, malamig na gabi po dyan sa Camp Heaven's View. Kumusta na po kayo dyan? Alam ko, excited kayo. May gawain bukas dyan at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bahala na ta. Malamig ang ating paligid. Huwag lamang tayo manlamig sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, Brother William Elizora, amen, watching from Surigao del Norte. God bless you, Pastor. Magandang gabi po dyan sa lahat natin mga kapatiran dyan sa Caraga region. Ayan, higit lalo dyan sa Surigao del Norte. Kayong lahat, mag-iingat po dyan, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Jesus Christ. Kaya tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal, sa gabi nito. Praise God, purihin ang ating buhay na Diyos. Brother Rodel Naval, magandang gabi, Pastor. Mabuhay ang Diyos. Ayan, magpakailanman. Amen.
Praise God. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo. Good evening, Pastor Art. God bless you. And you will, He will use you more. Sister Emma Cabanti Nalanzar. Maraming salamat. Patuloy po kayong mananalangin para sa akin, mga kapatid. Nabigyan pa po tayo ng sapat na kalakasan. Hallelujah. At magandang pangangatawan upang makapagpatuloy po tayong magbabahagi ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, mabuhay ang Diyos. Amen. Sister Bingo Charuna Mendoza, good evening, Pastor Art. God bless you always, Pastor. Alam ko po, always po yan, mga kapatid. At maraming salamat for always reminding and inspiring us, mga kapatid, na magpapatuloy sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, alam ko po, mga kapatid, excited na po tayo upang makinig ng mga salita ng Diyos. Ibigyan lamang natin ang daan itong iilan pang mga pagbati mula po sa ating mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa gawain ito at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita. Ayan, Pastor Cesar Virano, magandang gabi po, Pastor Cesar. Good evening, Pastor, and God bless us all. Maraming salamat sa panonood. At sa walang sawang pangangaral ng mga salita ng Diyos, Pastor Cesar Virano, God will bless you more. And R.O. Jesus, Brother Redena, magandang gabi po sa inyo. Praise the Lord po rin ang Panginoon. Sabi niya, good evening, Pastor Art. Magandang gabi din po. Hello, Brother Jeff Grailios. Good evening. God bless Ninong, Pastor Art and family. Ayan. Iyado, maayong gabi iya sa inyo ha, sa Lagao. Hallelujah. Kang Pastor Efren Grailios, kang Brother Kenneth Grailios, kay Kuy, Ma'am Ninette Grailios, magandang gabi sa inyo. Sister Arnett Grailios, magandang gabi sa inyo. Purihin ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Bless. God will bless you all. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Si Lab Nualda Roberto. Sister Lab, magandang gabi. Kumusta ka na? Sano ka mapuli di sa Mindanao? Praise the Lord, purihin ang ating Panginoon Jesucristo. Ayan, hallelujah. Si Marian Juanola Navarro, magandang gabi po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Good evening, Pastor. Sabi ni Sister Love, hallelujah, tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon na po tayong 62 live viewers sa mga oras na ito. At tayo higit na nagpapasalamat sa Panginoon. Binibigyan po tayo ng magandang signal ngayon. Hallelujah. At maganda na po yung ating server, mga kapatid. Praise God. At tuloy-tuloy po ang magandang signal upang mapayabutin natin ang mga magandang salita ng Diyos. Hallelujah sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ayan, tuloy-tuloy pa po tayo, mga kapatid. Meron pa po tayong nalalabing mga ilang mga minuto sa mga pagbati sa gabing ito at mga pag-mention ng ating mga kapatiran. Hallelujah, Brother Jan Caso. Good evening po, Pastor. Kumusta ka na po, Brother Jan Caso? Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, hallelujah. Amen. Si Elisa Jordan, amen, watching from Saudi Arabia. God bless you, Pastor. Magandang gabi and God bless po dyan sa inyo sa Saudi Arabia. O magandang hapon, mga kapatid. Tuloy lang po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sa lahat po natin, mga kapatid, lalong-lalo na dyan sa Middle East, ang ating mga kapatid, ang mga OFW, praise God, na patuloy na masigasing, patuloy na nagpapalakas sa kanilang mga pananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon. God will bless you all, mga kapatid. Praise God, purihin ang Panginoon. And then, mga kapatid, Brother Alan Colina. Good evening, Pastor, and God bless. Maraming salamat, Brother Alan Colina. Sister Melissa Angat Belly. Good evening, Pastor. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Astorga. Praise God, kang Sister Melissa Angat Belly. Purihin ang Panginoon. And then, kang Yana Inaid. Praise the Lord, watching from Hong Kong. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Galit, kumusta na po kayo dyan sa Hong Kong. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. And then, mga kapatid, thank you for sharing this live video. Sa lahat ninyo mga kakilala, mga kaibigan. Halay, kahit hindi natin ma-mention lahat, mga kaibigan. Subalit, praise God, ako'y nagpapasalamat and I appreciate sa lagi po ninyong pagsusubaybay at pagsusunod sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you for watching, Sister Lorna Hertos, dyan sa Pigkawayan. Kumusta na po kayo? Ingat po kayo lagi. Maulan po dito, mga kapatid, mula po pagkaninang hapon hanggang ngayon ay pabugso-bugso po yung ulan at mag-iingat po ang lahat. Praise God. At lalo sa lahat, huwag niyong kalimutang manalangin. Iingatan po kayo ng ating Panginoong Jesucristo.
Ayan mula po kay Sister Flor de Lisa Mourinho. Hello Pastor Art Acuesta and good evening. Maayong gabi eh, Sister Flor de Lisa. Dalay ko ng ngalan sa atong buhi nga Diyos. Salamat, salamat sa paglantaw. Yes, praise the Lord. Amen. Sabi ni Brother William Ilizura. And Beth Matinaw, good evening Pastor, watching here at UPCCLY 8, Pulumulok, South Cota, Bato. Magandang gabi po sa inyo dyan. Hallelujah, Pastora Beth Matinaw at sa lahat po nating mga kapatira dyan sa UPCCLY 8. Patuloy po kayo, praise God, sa ating Panginoon Jesucristo, and we're praying for you. God bless you. Ayan mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. May ilang pang mga pabati dito na huwag po natin kaligtang basahin para naman ito na masiya naman ang ating mga manunood at hindi rin nasasayang yung inyong panahon sa gabing ito mga kapatid. Sister Marilyn Dayupay Pasqua, hello Pastor Art, gandang gabi po and God bless you and your family. Magandang gabi din po Sister Marilyn Dayupay Pasqua. God bless you po. Hallelujah. Dyan-dyan na dinosta magbanwa. Good evening, Pastor. God bless you always. To God be all the glory. Maraming salamat. And then, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Hallelujah. Na-mention po ang Pinoy Channel Andorra, Sister UPC Almaslo, Ginilene Scribano, and Melissa Angatbele, mula po kay Flor de Lisa Mourinho. Ayan, purin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Wow. God is the strength of my heart. Father John Caso, kumusta ka na? Magandang gabi po sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Si Gab Gwen Luke, hallelujah. Hello, hi Pastor. Magpagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yes, Diyos po ang magpalakas sa tulad naming OFW. God bless po. Ayan mga kapatid, huwag po tayo mapanghihina ng loob. Ang Diyos naming pinaglilingkuran dito ay Diyos pa rin na nandyan sa Middle East. O saang dako man kayo ng buong mundo, mga kabatid, siya ang nag-iisang Diyos at walang dako o walang sulok sa mundong ito na hindi naaabot ng presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Gawin lamang nating active ang presence of God sa pamamagitan po ng ating pagpupuri at pasasalamat. Ayan. And then mga kabatid, Ima Kabantilan, sir, big thanks po ako sa buong may kapal na itong paraan ng God na ma-involve din mga lahat ng mga tao sa buong mundo na gumamit ng Facebook online, social media, makapag-livestream po tayong mga anak ng Diyos. Ayan mga kapatid, it's a privilege na ibinigay ng ating Panginoon mga kapatid, kahit hindi tayo nagkakita-kita in physical, in personal, subalit nagkakaisa po tayo sa isip, nagkakaisa po tayo sa layunin upang luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan Pastor, nanood po kami dito sa inyo from Dado, Sitio Patel. Ayan, magandang gabi po dyan lahat mga kapatid natin, ang tanan natong mga kaigsunan diha sa Patil o Sitio Patil sa Dado, Alameda, Cotabato. Thank you for watching. At tayo inubos na nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong magandang signal kahit nandyan sa mga kabundukan, mga kapatid. Dahil naaabot pa rin po kayo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise God, buhay nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. God bless us all. Mula po kay Sister Sinaida Cruz Mariano. Lisaida Hermoyines, good evening po Pastor, maraming salamat. Mula po kay Babit Mangunaon Kalibay, Pastor God PM, mangayo ko og mga prayers nimo para sa akong duha ka manghud na si Ara Kalibay og Rodel Kalibay nga mag-mungoloid Pastor Art, nga silang duha birthday nila og ma Pastor Oga, maka-decide sila na magpabautismo og mga asan man to? Praise God. Adlawa, Pastor. Please pray for my brother and sister nga mga nakay pudyan ining bulan na Pastor watching from Riyadh. God bless, Pastor. Ayan. Hallelujah, mga kabatid. Binibigyan po natin ng panahon ang ating mga prayer request talaga. At sinusulat na ni Sister Alma. Duhan niya kaanak ni Babit Mangunaon Kalibay. Praise God na siya. O duhan niya kamanghudi ay si Ara Kalibay at si Rodel Kalibay. Ayan, i-sign po natin yan sa pananalangin bago mag-umpisa po tayong mangaral ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. Mga kapatid, praise God, meron na lamang tayong nalalabing
apat na minuto sa ating mga pagbati at mag-uumpisa na po tayo, hallelujah, sa ating prayer at sa mga prayer request sa gabing ito. And then mga kabatid, si Ima Kabantilansal, hallelujah, to spread the word of God. Maraming salamat. Hallelujah, tuloy-tuloy po tayo. Sabi ni Sister Flor de Lisa, dan sharing na po, God bless us all. Marilyn Bayan, good evening Pastor Art and family. Mula po yan sa Tagurong Sultan Pugarat, napuri ng ating Panginoon. And then, Pastor Julian Relatado and Cecil Sabismanos Relatado, magandang gabi po sa inyo. And Bilin Murillo, good evening Pastor and God bless. Maraming salamat, praise the name of the Lord Jesus, hallelujah. And also Susan Orita, good evening Pastor, watching from Binalbagan, Negros Occidental. Kumusta nagali ang tanan naton ng mga kasimanwa dira sa Bacolod City kag dira sa parte sang Negros Occidental? Kabay pa nga maghalunggay kamo pirme kag praise God and Dios magpakamaayo sa inyo tanan, maayong gabi sa inyo tanan, da halin diri sa Mindanao, ginatamyaw ko gid kamo mga kautura. Oh hallelujah. And then mga kapatid, praise God, tuloy-tuloy po tayo. Ilang mga pabati na lang mga kapatid, mag-uumpisa na po tayo mula kay Tara Bergara. Abilianida, good eve, Pastor Acuesta Kadungog, family watching from Kimagango, God bless you and family. Maraming salamat, Sister Tara, Sister Alma, Brother Giling, at sa lahat-lahat po nating mga kapatiran. Gayunpaman, pinapasalamatan din natin lahat nating mga kapatiran dito sa UPC Midsayap na buong-buo ang suporta, mga kapatid, sa gawaing ito. At tayo nagpapasalamat na ang Panginoon po ang nag-provide sa lahat po nating mga pangangailangan at isang malaking kagagawan po ng ating Panginoon na nagkaroon po tayo ng magandang connection. At hindi po na antala yung ating application for fiber, mga kapatid. Kaya hallelujah, maganda na po ang ating serbisyo at maganda na po yung ating signal at maipaabot natin, hallelujah, ang mga salita ng Diyos sa lahat-lahat po nating mga kapatiran. Ayan, good evening Pastor Art og sa tanang viewers. God bless us all from Dado Central Church. Paabot po ang ating pagbati kay Pastor Junjun Dinzay. Diyan sa inyo lahat sa Dado, diyan sa Purok Malipayon kay Pastor Noli Caro. And then sa lahat nating mga pastors diyan, sa Alamada, Pastor Jude Suico, diyan sa Barangiran, Pastor Nel Galvi, at kay Pastor Nel Acuesta na nandiyan ngayon sa Camp Heaven's View, kay Pastor Job Fernandez nandiyan sa Rangayin, Alamada, Cotabato, puri ng ating Panginoong Hesukristo. At iba pa natin mga kapatiran, hindi ko na mention si gabing ito, puri ng ating buhay na Diyos mga kapatid. Meron na po tayong 68 live viewers sa mga oras na ito. At panahon na upang tayo dadako sa mga salita ng Diyos. Mahalaga po ang pangangaral. Ito po ang nagpapatibay sa atin. Ito po ang nagbibigay sa atin ng karagdagang lakas pang espiritual upang malabanan po natin ang tukso. Malabanan po natin ang mga pagsubok, anumang mga persecutions, mga kapighatian, anumang takot mga kapatid na bumibisita po sa atin sa bawat araw. Hallelujah! Malabanan po natin lahat ng ito at tayo'y makapagpapahinga, praise God, sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, praise God, purihin po ang buhay na Diyos. Brother Chris Mostoles, good evening po Pastor and God bless ating lahat. Magandang gabi po sa inyo dyan, Brother Chris Mostoles. Ayan, praise God, purihin ang Panginoon. At isa pang prayer request, hallelujah, ang pag-uwi po ni Sister Flor de Lisa Moreno sa Negros sa December 2. Hallelujah, ang kanyang flight na maging okay, lahat ng test na gawin, Pastor. Salamat po. Ayan, makakaasa po kayo, Sister Flor de Lisa Moreno, sa iyong prayer request, sa iyong pag-uwi ngayong December 2 sa Negros. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Ayan, Dudong Abil Kulina, maayong gabi, Pastor. Ayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God sa oras na ito, hallelujah, dadako po tayo sa pananalangin. Hallelujah, nung paumpisa, praise God, alam kong nananalangin na po tayo, nagabayan tayo at samaan ng Panginoon sa gawain sa gabing ito, praise God. At sa oras na ito, hallelujah, praise God, ikiklaim po natin sa Panginoon ang ating tagumpay sa gawain ito, praise God, sa gabing ito. Naway ang Panginoong Diyos
Hallelujah, ang siyang mangunguna sa lahat nating gawin. Praise God, at mga bagay na ating gagawin sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Praise God, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah na makapangyarihan. Sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, upang magpapakumbaba ng aming mga sarili. Alam po namin na wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming sarili lamang. Ngunit kami ay nananalig na ikaw ang higit na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat naming pagkakasala. Alam namin hindi kami maging karapat-dapat sa iyo. Subalit sapat ang iyong biyaya at sobra-sobra, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kasama ang lahat po naming mga manunood ngayon sa oras na ito, ang mga live viewers, oh God, hallelujah, ng live streaming na ito sa iba't ibang dako ng buong mundo, maging sa Middle East, sa Canada, at sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa mga oras na ito, Panginoon, nagkakaisa po kami sa aming isipan, sa aming mga puso, at sa aming mga layunin, kasali na sa aming mga tinig, Panginoon, upang tumawag sa iyong dakila at banal na pangalan. Oh God, we believe tonight, but by the authority of the Word of God, and by the power of the name of Jesus. Oh God, in the name of Jesus, we take dominion. Alam namin, Panginoon, we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities. Kaya, Lord God, we come to you in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. And right now, devil, we come to you by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. We take authority. We take dominion in the name of Jesus Christ. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa paumpisa ng gawain ito, winawasa ko ang lahat ng gawain ng demonyo. Winawasa ko lahat ng teritoryo, lahat ng pavilion, lahat ng foxhole, lahat ng stronghold ng kaaway, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga salita at sa pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, devil, I crush you out and you are powerless in the name of Jesus. And I take dominion over you right now in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, praise God, ang kapangyarihan ng Diyos ay ating naramdaman sa gabing ito. Dadako po tayo sa ating mga prayer request. Hallelujah, nasira na po ang lahat ng gawain ng Diablo. Wala nang hadlang para sa tagumpay sa lahat ng mga prayer request sa gabing ito. Hallelujah, na ating ilalapit sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Lord Jesus, nilalapit po namin ang prayer request ni Babit Mangunaon Kalibay. Hallelujah, para po sa kanyang mga kapatid ni si Ara Kalibay at Rodel Kalibay na bukas, Panginoon, hallelujah, ay tatanggap sa bautismo sa iyong pangalan. Ingatan mo po sila sa gabing ito. Lukuban mo po sila ng iyong banal na dugo. Hallelujah, at walang magagawa ang Pablo upang gumawa ng anumang kasiraan sa ilang kanilang mga buhay. Hallelujah, in the name of Jesus, ang iyong mga anghel, Panginoon, ang siyang magbabantay sa kanila at maging maligaya po sila. Lalo na sa araw ng kanilang kaarawan, Panginoon, at magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon po sila ng tagumpay at totoong kagalakan sa kanilang mga puso. At Panginoon, nilalapit po namin sa iyong harapan ang prayer request ni Sister Flor de Lisa Mourinho. Hallelujah, na siya ay uuwi sa Negro
Diyos ngayong December 2, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkinan namin ang tagumpay sa lahat ng mga testing na gawin sa Kanya. At lahat, Panginoon, ay maging okay kasali sa Kanyang papeles at sa Kanyang flight sa pag-uwi. Ingatan mo po siya, Panginoon, at lukuban ng iyong banal na dugo. Hallelujah! At pangunahan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Hallelujah! In the name of Jesus, I crush out every works of the devil. I crush out every works of the demons. At ang lahat po naming sinira at winasak na demonyo ay aming itong ginagapos at tinatapon sa bottomless pit. Hallelujah! Hanggang sa araw ng iyong paghuhukom, doon sila makukulong at mabibilanggo upang hindi pa nadabi ang mga demonyo na gagawa ng kasamaan sa mga tao, Panginoon. And tonight, I loose and release wisdom. I loose and release understanding. I loose and release the power of the Holy Ghost sa bawat pamilya, sa bawat pamamahay, sa bawat mga mananampalataya, sa bawat mga Kristiyano sa gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming buhay na Diyos at tagapagligtas. In the name of Jesus, in the name of Jesus, inangkin namin ang tagumpay. Amen and amen. Oh, what a power! Hallelujah! Praise God! It's powerful, mga kapatid. Sa gabing ito, malaya na po tayo. Wala na po tayong dapat kakatakutan. Wala nang anumang kapangyarihan, haad lang sa gawain ng Panginoon upang may sakatuparan ng kalooban ng Diyos na mangungusap sa bawat puso, sa bawat buhay sa gabing ito. Yan, magandang gabi po. Praise God, Pastor Art, at sa lahat ng mga nanonood. God bless sa lahat. Mula po kay Gilier o Brother Gilier Kagatin. Ayan, maraming salamat. Si Lance Gabriel Santa Romana, amen. God bless po sa lahat. Mapagpalang gabi, Pastor. Maraming salamat, Lance Gabriel Santa Romana. Hello, Brother Anthony Tuning Castillo. Good morning, Pastor. Good morning sa lahat ng mga nakaantabay. God bless us all in Jesus' name. Ayan, mula po yan sa Toronto, Canada. Praise God. Good morning po sa inyong lahat dyan na nasa Canada. Mga kaibigan po natin nandyan sa iba't ibang lugar dyan sa Canada. Napakalawak po ng Canada, mga kapatid. Meron po tayong mga manunood dyan sa Vancouver, sina Sister Dolores Aranya Rotersos. At ang kanyang mga kapatid po dyan, sina Sister Daday. Hallelujah, sila Sister Charina at Brother Mark. At sa kanyang mga apo dyan at mga pamangkin, mga kapatid, sa nandyan po sa Vancouver, Canada. Sister Inday Dolores Aranya Rotersos, magandang umaga po sa inyo. And then mga kapatid dyan sa Australia, kay Sister Mary Linky, magandang gabi din po. Hallelujah. At dyan sa Alberta, dyan sa Calgary, nila Sister Carlin Delgado. Praise God, purihin ang Panginoon. God bless you, Sister Carlin. Sister Elsie Manriquez, magandang gabi din po. And then Sister Rowena and Gracie Millie, magandang gabi din po. And then Brother Antonying Brother Anthony Tonying Castillo, magandang umaga sa inyo dyan sa Canada. God bless us all. Praise God dyan sa United States, sa mga nanonood dyan sa Andorra, Europe. Brother Dondon Mabagod and Sister Nilia Mabagod, magandang gabi, magandang araw sa inyo, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Purihin ang Panginoon. And hallelujah, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sister Maygris Mosquera, kumusta na po? God bless you. Praise God. Hallelujah. Yes, that God is the strength of my heart. Hallelujah. He's the strength of my soul. Mga kapatid, dadako na po tayo sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung pinaka naging highlight po ng ating gawain. Alam po natin at alam ko pong alam nyo, we are not here to entertain. We are not here, mga kapatid, para lang
aliwin kayo sa kung anumang gawain mayroon tayo at maging katugunan ng iyong boredom o ng iyong tawag dito loneliness, homesick, mga kapatid. Pero higit sa lahat, praise God, itong programang ito ay tutulong po sa atin, hallelujah, to put us in a solid ground upang tayo'y itanim, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa tunay na pundasyon na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Sapagkat sinabi nga ng salita ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Hallelujah! At bago po tayo magpapatuloy, babatiin ko muna, hallelujah, ito pong ating mga kababayan dito, hallelujah, Sister Munyin Alerta o Villa Alerta. Magandang gabi po sa inyo, Sister Munyin Villa. Kumusta na po kayo? We are praying for your good health, and we are praying that God will continue to bless you and your family. Sabi niya, and family, God bless. Salamat at maraming salamat, at kinalulungkot po natin ang biglang pagpanaw po ng inyong kapatid, Sister Bibet Villa Igam. Praise God, alam po natin na ang Panginoon ay nagko-comfort po sa inyo. Higit lalo kay Sister Ada na nandyan ngayon sa Amerika. Praise God, patibayin po ng Panginoon ang ating mga puso. Hallelujah, lahat po tayo ay hahantong din sa kamatayan, mga kapatid. Praise God po, at subalit alam po natin, yung kamatayan ng bawat mananampalataya ay napakamahalaga po sa harap ng Panginoon. Ika nga, precious are the death of His saints. Hallelujah! Praise God, purihin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Yes, Lord Jesus, You are our healer. Sabi ni Brother Anthony Tonyeng Castillo. And Redfield Manson Liva, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito na at matagal na pong nagsusubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong buong suporta, mga kapatid. Hallelujah, yung mga nag-aantabay talaga sa ating programa at yung mga kapatiran din natin na nasiran at na-mention yung kanilang mga pangalan dahilan upang nanonotify po kayo sa inyong mga Facebook at dumadaan po tayo sa inyong mga wall dyan. Praise God, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway, hallelujah, naging isang pagpapala din sa inyo. Hallelujah, na pang-spiritual ang gawaing ito, mga kapatid. Halos sapagat alam ko po na napaka-sagrado, napaka-seryoso ang naging layunin nito upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ika nga, it is between life and death. Ito po ay totoong buhay at kamatayan. O hindi po ako, praise God, I don't mean itong buhay sa mundong ibabaw. Alam ko po tayong lahat ay mamamatay. Tayong lahat po ay may hangganan. Subalit higit dito, mayroon pong buhay na nakaabang po sa atin, naghihintay sa atin. At dalawa po yan, ang buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po yung binibigyan po natin ng napakalaking malaking halaga na ating maunawaan, hindi lamang sa ating pansariling kaunawaan, kundi ang Diyos mismo ang siyang magbabahagi ng kanyang kaunawaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay upang higit lalo tayong makaunawa sa mga bagay pang-spiritual, ika nga mga bagay na makalangit upang tayo ay sigurado na makakasama niya, hallelujah, sa kanyang pagbabalik para sa buhay na walang hanggan. O kaya ang pangalawa ay itong buhay para sa itawag ditong kapahamakan. Hallelujah! At ito po ay hindi biro, mga kapatid, sapagkat ang lahat na hindi makakasama sa oras ng pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag po nating rapture of the church, hallelujah, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo upang kunin ang lahat na naging anak niya, hallelujah, at lahat na tumanggap sa kanyang pangalan, praise God, hallelujah, silang lahat ay dadalin doon sa hinihanda ng Panginoon na tirahan. Ika nga,
It's a mansion over there. Alay, at ang lahat na hindi makakasama doon, natural, pag hindi tayo napunta sa langit, wala na pong iba, mga kapatid. Wala nang ibang lugar, sapagkat dalawa lamang ang maging paruroonan ng tao. Hallelujah, sa pagdating ng Panginoon, o di kaya, hallelujah, kung dumating man ang kamatayan. Higit lalo kung hindi po tayo naging handa, yung namatay po tayo na walang Kristo at hindi po natin natanggap ang buong ebanghelyo, hindi po natin tinanggap ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y hindi panghuhusga. Ito po'y sinabi ng banal na kasulatan. Praise God, dalawang lugar lang po ang ating maaring paruroonan. Ito po ang kapahamakan sa karagat-dagatang apoy sa walang hanggan. If we will miss rapture. Oh, hallelujah, kung ma-miss po natin yung kahuli-huliang tunog ng trompeta o ng trompeta ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maisali ko nga, mga kapatid, sandali. Hallelujah. Meron po nga isang article na sinulat na medyo nabigla po ako, mga kapatid. Kasi kahit na hindi masyado, nagsusubaybay din po tayo sa mga pangyayari sa ating paligid ngayong mga panahon. Higit lalo, mga kapatid, ang bansang Amerika na naging isa sa mga first world country, isa sa mga mayroong superpower, isa sa mga mayroong kabaga dikta, hallelujah, sa mga pangyayari sa buong mundo. Hallelujah, na kung saan, mga kapatid, kung may mangyayari sa bansang Amerika, praise God, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang mga lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan, mga kapatid. Praise God, at napakontroversial itong nangyaring eleksyon, di pa lang katagalan, just this week, mga kapatid. At alam po natin, may naideklara na pong presidente ng Amerika at hallelujah, kahit anong mga issues, nanalo talaga si Joe Biden, mga kapatid, bilang presidente na pumalit po kay President Donald Trump. Hallelujah, sa Amerika. Kaya sabi pa ng iba, it might be a coincidence. Pero sabi ng iba, mga kapatid, it might be the last Trump. Kasi may connection sa Bible eh. Hallelujah. Hallelujah, in a moment daw, in a twinkling of an eye. Hallelujah, at the last Trump. Oh, praise God. Kung ang kahuli-hulihang trompeta ay tumunog na, praise God, hallelujah, sabi ng Bible, babalik na ang ating Panginoong Hesukristo. And I know, I'm not sure of that. Hallelujah, naisali ko lang. Baka mga kapatid, may connection. Hallelujah, sa posibleng mangyari, praise God, sa mundo bago pa man bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, mayroong mga tinatawag po nating Bible prophecies. Mayroon pong mga hula, mayroon pang mga bagay na isakatuparan sa banal na kasulatan na hindi po natin pwedeng isawalang bahala lang. Kundi wala namang mawala sa atin pag tayo po ay nag-iingat. Pag tayo po ay nagmamatyag at naging alerto po. Praise God. Hallelujah. Tingnan nga natin sa Bible. May ilang mga talata sa Biblia na ang pinag-usapan ay yung tinawag nating the last trump, mga kapatid. Hallelujah. Yung trompeta baga ng Panginoon na ang siyang tutunog. Praise God. Bago pa bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Parang nakikita ko lang yan at nababasa ko lang, mga kapatid. Praise God, nung isang araw. Hallelujah. Diyan sa 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 15, verse number 52, ay sinabi, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Kaya ang daming predictions eh. Hallelujah. Dalawang buwan na lang. Oh, higit isang buwan na lang, isang buwan mahigit na lang, tapos na yung 2020. Hallelujah. At ang buong 2020 ay puno ng kalamidad, puno ng mga hindi kanais-nais na mga pangyayari.
Kaya hesitant masyado yung lahat. What will happen next? Hallelujah, in the year 2021. Ang daming mga predictions, ang daming mga hula, mga haka-haka na posibleng mangyari, mga kapatid. Ang dami nang pwedeng ipapatupad yung mga bagay na parang kinatatakutan ng karamihan. Maaring i-impose, maaring mayroong isapilitan. Hallelujah! At mayroong mga batas na magawa, mga kapatid, na hindi na maging pabor kahit sa buhay ng mga Kristiyano, lalong-lalo na yung may mga alam. Hallelujah! Tungkol sa tinatawag nating kasulatan. Pero sa mga taong walang kaalaman sa Biblia, parang it's just all right, parang it's just okay. Hallelujah! Bakit sinabi talaga ng Biblia, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, bakit hindi yung diniritsong trumpeta at the last trumpet mention? Sabi niya, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ, and the dead shall be raised up, raised in incorruptible, and we shall all be changed. Hallelujah, and we shall be changed. Now, mga kapatid, sa huling tunog ng trumpeta, pero prior to that sinabi, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Coincidence ba yan, Sister Alma? Ngayon wala na-realize. Is it a coincidence or is it biblical? Kaya sabihin nyo man, maging fanatic ako, mention on what I believe, pero mas mainam at mas mahalaga, huwag na po tayong maging kampante. Huwag na po tayong maging kumpiyansa. We don't know what will happen next. At inulit po ito ni Apostol Pablo dyan po sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16, na sinabi niya, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead shall rise first. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Ito po yung sinabi ng Bible sa moment ng rapture o sa pagbalik po ng ating Panginoon. Medyo sumaytrip lang tayo po dyan, mga kapatid, para dagdag na kaalaman, at least mayroon tayong hint. But that's not really the message na isishare po sa inyo sa gabing ito. Binibigyan ko lang po ng kunting pansin natin na mahalaga po ang mga bagay na pinag-uusapan po natin, sapagkat wala po tayong ibang mapipilian. We have no other option. Praise God, to believe, to receive, to accept, hallelujah, sa mga ino-offer ng ating Panginoon na kaligtasan upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At ang ating pagpipili, mga kapatid, ay nasa atin po yan, sapagkat we have all the freedom. Meron po tayong karapatan na mamili, at atin po yung karapatan, mga kapatid, kung saan ang ating piliin. Buhay ba na walang hanggan o ang sanlibutan, mga kapatid, na kung saan tayo po ay ipapahamak. Praise God! Dadako na po tayo sa ating pag-uusapan sa gabing ito na nagmumula po sa mga salita ng Diyos. Ang ating scripture ay mababasa po natin, hallelujah, sa Ephesians chapter 1. And medyo mataas-taas po to, at gawin ko na namang series of lesson to. It's power talaga, mga kapatid. Ito po yung sagot kung tayo ay nababalisa, kung tayo ay medyo natatakot, at tayo ay medyo nag-uumpisa ng magpapanik. Lalong-lalo na yung iba. Praise God. Kaya ang iba ay pinapatulan na nila yung hula ni Rudy Baldwin. Yung sikat na sikat daw na manghuhula kasi pinifeature yun sa television ng mga nangungunang mga istasyon sa media na marami daw siyang hula na natutupad at nagaganap. At pagkatapos, mga kapatid, ayun na naman, naghula naman siya, pero
ang iniintay ko sana kung sino yung maghula, kailan matatapos yung COVID-19. Kailan matatapos yung isyu ng coronavirus, mga kapatid. Wala pang sumarado, nagsarado nito kung kailan, mga kapatid. Kaya lang, yung iba, yung mga hula nila ay parang hindi napapanahon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung ibang mga Kristiyano din, pinapatula na rin po nila, pati yung yung sinasabi ng mga manghuhula. Praise God, it might be, mga kapatid, hallelujah, sinabi ko sa inyo that even Satan himself can transform into an angel of light. Hallelujah, maari din siya sapagkat maari, mga kapatid, may mga bagay na sinabi ng Biblia na sadyang magaganap. Kagaya ng mga lindol, earthquakes in diverse places. Kaya yung iba, mga kapatid, according to study, andyan na, alam na po yan ng mga Philbooks, yung mga nag-aaral tungkol sa galaw ng lupa, hallelujah, sa volcanology and seismology, praise God, na maari rin nilang meron silang mga observation at maari din nilang i-predict na sa isang lugar, merong magaganap na lindol o ano paman. Pero itong lahat ay nakasulat sa Biblia at wala pong praise God, mas final authority at final say, praise God, sa mga bagay na maaring mangyari kundi ang Biblia. Hallelujah. Or else, hindi po tayo pwedeng manghula sa ating sarili sapagkat maari po tayong magkamali at maari hindi rin yun ang naging kapahayagan na nagmumula sa Diyos. Pero ito po yung sigurado. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi po tayo maging bago dito at hindi na po tayo manibago dito. Kundi, praise God, bigyan po natin ng sapat na pundasyon ang ating pananampalataya upang mananatili po tayong matibay sa gitna po ng mga pagsubok o sa gitna ng mga posibleng mangyari sa mundo, mga kapatid. Hallelujah! Ito po ay para sa mga mananampalataya o mga believers na. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay hindi ka pa po tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, wala po tayong binobroadcast dito na reliyon kung saan tayo aanib, kundi yung ating ipinapaliwanag, yung tanggapin natin ang buong katotohanan na inihayag ng banal na kasulatan. Praise God, at gawin natin yung naaayon sa mga salita ng Diyos. Wala na po tayong ibang choice. Hallelujah, pag sinabi ng salita ng Diyos, hindi na po natin ito maaring baguhin. Ano mang kaalaman ang ating natatanggap, ano mang kaalaman mula sa kung saang paaralan o saang scholarship na nagmumula, praise God, maliban po lamang kung ito ay sinabi ng Biblia, ito po ang buong katotohanan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, isa-isahin po natin ito, mga kapatid, naway maunawaan ninyo at masundan, hallelujah, ang mensaheng ito sa gabing ito. And that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito po'y karugtong ng ating pinag-usapan noong nakaraang Huwebes ng gabi, na kung saan ipinapaliwanag ko po sa inyo na ang nag-iisang ebanghelyo. Kung pag-usapan natin ang ebanghelyo, ito ay walang iba kundi patungkol sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Hesukristo. Na itong mga bagay na ito ay may kaugnayan sa mga bagay na dapat natin sundin sang-ayon sa kautusan ng Biblia, na ang tao na tatanggap ng biyaya ng Diyos, una-una, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. At dahil sa pagtanggap natin sa biyaya ng Diyos,
Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na kung saan ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pagkikinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah, na ibinahagi sa atin. Kaya mga kapatid, praise God, itong ebanghelyong ito ay pagkatapos na tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah, we embrace this gospel. Kaya ang gawin po natin ay magsisi tayo on our part sa ating mga kasalanan. Pagkatapos nating nagsisi sa ating kasalanan, ito naman ay nagsimbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 15 verse number 1 up to verse number 5 na ito ngayon ang ating tinanggap na kung saan tayo ay mananatili dito, ito po ang siyang ating ikaliligtas. Kaya ang pinag-usapan natin dito ay ang mahalagang mga bagay na may kinalaman tungkol sa ating kaligtasan. At ang pangalawa na tinanggap din natin, wala po tayo doon nung dinakip ang ating Panginoong Hesukristo at ipinako siya sa cross. Wala din po tayo doon nung inilibing siya. At hindi rin tayo naging saksi nung nabuhay siyang magmuli at nagpakita sa kaniyang mga alagad, mga kapatid. At nung siya ay bumalik muli doon sa kalangitan, wala din tayo dito. Subalit tayo buo ang ating paniniwala sapagkat narinig natin ang mga salita ng Diyos at ang buong kapangyarihan ng salita ng Diyos ang siya namang humipo sa ating mga puso upang magkaroon po tayo ng pananampalataya. At sa pamamagitan nito, malugod po nating sinunod ang lahat ng mga utos ng Diyos sapagkat tayo rin ay nagmamahal sa Kanya sapagkat una rin tayong minahal niya, mga minamahal. Kaya praise God, yung pagpapabautismo sa pamamagitan sa lubog sa tubig, ginamit ang pangalan ni Jesus Christ, ay hinalintulad din ito sa kanyang paglibing. Sangayon sa mabasa natin sa Roma Kapitulo 6, hallelujah, mula po sa talatang 1 hanggang 4, ipinayag po yan ng maliwanag na maliwanag ni Apostol Pablo. Therefore, we are buried with him by baptism, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, we should also walk in the newness of life. Tumanggap po tayo ng bagong buhay. Hallelujah! Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nananatili doon sa libingan, kundi sangayon sa ipinangako niya pagkatapos ng 3 gabi doon sa libingan, nabuhay siyang magmuli. Praise God! Ganun pa man, ito rin ang isang nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbigay sa atin ng pag-asa sapagkat kung hindi siya nabuhay magmuli, walang kwenta ang ating paniniwala. Praise God, walang kwenta ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! At lilinawin ko, praise God, na sa pamamagitan nito, nagkaroon po tayo ng kaliwanagan. Ayong sinabi ko, sa kagaya sa isinulat dyan, sa 2 Corinto 4:4, that the God of this world hath blinded the minds of them who believe not the gospel. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang isipan ng lahat na hindi sumampalataya maliban lamang kung ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay muling, hallelujah, it will shine on them. Ang siyang magliliwanag, magbibigay ng, hallelujah, liwanag magmuli. Ibig sabihin, mabuksan ang kanilang mga matang spiritual upang makilala pa nila ng lubusan, hallelujah, ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya praise God, isinulat ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa pagpapaalala sa mga taga-Epeso, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom. Hallelujah. Kaya kung sinabi na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsusumikap. Kasi kahit ano ang ating gawin, praise God, hindi po tayo nakakarating sa kaligtasan kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa gabing ito, halik kahit wala kang alam sa Biblia, sa gabing ito, kahit hindi, hallelujah, baga, meron kang maraming pagdududa, hindi ka naniniwala, patuloy ka lang na makinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan nito, ibabahagi ng Diyos sa inyo ang makalangit na kaalaman at ang makalangit na kapahayagan upang magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa Kanya. Hallelujah! Praise the name of Jesus! Praise the name of Jesus! Kaya pasimple lang ang Panginoon nagbigay ng halimbawa. Hallelujah! Kung paano natin ibigin ang Diyos, ang ginamit niyang halimbawa, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kay paano mong masabing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo, hallelujah, iniibig ang iyong kapwa na iyong nakikita. Kaya isa sa mga palatandaan na ang tao ay totoong nagmamahal sa Diyos kung tayo ay nag-iibigan. Sapagkat sabi ng Bible, God is love. Huwag po tayo mapuno ng puot kung di sana mangibabaw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan manghusga ng ating sabisaya pa isig katao. Wala tayong karapatan manghusga sa ating kapwa tao. Kaya may pinapaalala ko sa ating mga mangangaral. Minsan, hallelujah, alam ko yan. Hindi maganda sa ating pakiramdam pag mayroong sumuway, pag mayroong parang hindi tatanggap, parang mayroong kukontra sa ating pinapangaral. Minsan, nagre-react po tayo. Hallelujah. Subalit, ilagay po natin sa ating mga isipan ang ating pangunahing halimbawa, walang iba kundi ang ating buhay na Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Matinding ginawa ng mga tao sa Kanya nung ipinako siya sa cross. Hallelujah! Kayang-kaya niyang tumawag ng mga anghel upang patayin ang lahat ng nag-alipusta sa Kanya. Subalit hindi niya yan ginawa. Hallelujah! Hindi siya nagbanta sa kanila, mga kapatid, kundi praise God ang sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Hallelujah! Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya minsan, mapilit po tayo masyado, mga kapatid. Praise God na minsan, hindi na naging maganda ay kundi naging mapanghusga na po tayo na ang tingin po natin sa mga taong makasalanan ay wala na talagang pag-asa. Sino ba kaya ang makapagsabing wala ng pag-asa? Hindi pa bumalik ang Panginoon. Kahit ang Panginoon ay babalik bukas at ang isang makasalanan ay makapagdesisyon sa gabing ito na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Maari siyang magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah! At ibigin ang Diyos, mga kapatid, maari sa gabing ito mapawalang sala siya sa lahat ng kanyang masamang ginawa, mga kapatid.
Kaya ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Praise God! Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat maliban man lamang kung ang Diyos mismo, hallelujah, will give you the spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him. Kaya yung iba, nagmamayabang, may kunting alam sa Biblia, nagmamayabang na. Ang buong akala natin, yung pagmamayabang natin sa alam natin sa Biblia, yun na ang makapagligtas sa atin, mga kapatid. Hindi. Praise God! Hallelujah! Kung kilalanin natin, mga kapatid, nandito ako nangangaral, hindi sapagkat magaling ako. Nandito ako nangangaral sapagkat marami akong alam. Sabi nga ni Apostol Pablo, inisip ko nga ang aking sarili, kahit masabi nating abogado siya, kahit masabi nating mataas yung kanyang katungkulan bago pa man siya naging Apostol Pablo, nung si Saulo pa siya, mga kapatid, malakas siya doon sa may kapangyarihan. Subalit nung siya ay na-convert, hallelujah, at nag-umpisang maglingkod at mangaral, sinabi niya, nung ako'y pumarito sa inyo, wala akong ibang dala, wala akong ibang bit-bit sa aking sarili, sa kaalaman na makamundo o sa kaalaman sa kasulatan, dahil mga kapatid, siya ay isang master of the law rin. Kung tingnan natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, sabalit sinabi ni Apostol Pablo, ang natatangi kong dala sa inyo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesu Kristo. Ang siya ring dala ko sa inyo sa gabing ito, mga minamahal kong manunood, siya lang ang ating pag-asa, siya lang ang ating tagapagligtasa. Hallelujah! We will keep our focus on Him, the Lord Jesus Christ. Hallelujah, kahit man mga kapatid ikaw, hallelujah, ay na-offend, kahit ikaw, praise God, ay baga sa Bisaya na pangdul, hallelujah, ug do na kay pagtanaw sa mga tao nga mo'y nakapahinay kanimo, haloon na tisod ka man, hallelujah, sa iyong desire na maging Kristiyano, sa gabing ito, hinahamon kita, bumalik ka sa Panginoon, hallelujah, at huwag mong ititigang iyong paningin sa tao. Ang tao ay magkamali, maaari kahit si Pastor Art ay magkamali, subalit keep your eyes into Jesus. He is the author, He is the finisher of our faith, mga kapatid. Siya lang ang natatanging makapagligtas sa bawat isa sa atin. Sinabi ng verse 18, and the eyes of your understanding being enlightened, hallelujah, that ye may know what is the hope of His calling. Hallelujah, na sana mabuksan ang mga mata ng ating pag-uunawa at magkaroon ng liwanag upang malaman natin ang tunay na pag-asa ng pagtawag ng Diyos. Hallelujah! And what the riches of the glory of His inheritance in His saints. Meron pong saganang kaluwalhatian. Praise God na, hallelujah, maaring ma-inherit, maaring mamana ng lahat ng mga banal sa harapan ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. Abangan nyo sa susunod na live streaming natin. Praise God, sa araw po yan ng Webes. Huwag po kayong mag-absent, mga kapatid. Hallelujah, mapag-usapan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kung mauunawaan ninyo ito, mga kapatid, huwag na po, hindi na po kayo matatakot. Hallelujah, panghawakan nating matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ilang pang mga talata ang ating babasahin sa gabing ito sa natitira po nating mga oras sa ating pangangaral. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Biblia. Diyan po sa Roma, hallelujah, chapter 2 and verse number 2. Ito po, mga kapatid, ang sinabi ng salita ng Diyos. Hallelujah.
doon sa Ephesian, ipinahayag ni Apostol Pablo, gaano kayaman, hallelujah, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dito naman sa Roma, hallelujah, sinabi ko Roma 2:2, subalit dito po tayo didiretso sa verse number 4. Hallelujah, sapagkat maganda ritong basahin ng mga talata, mga kapatid, for your reference. Babasahin ko po yung sinabi sa verse number 4. Or despises thou the riches of His goodness. Ayan. Hallelujah. And long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ayun, bakit sinabi ni Pablo na mabuksan sana ang ating mga mata? Hindi lang yung physical nating na mata, yung spiritual, upang makilala po natin ang kabutihan ng Diyos. Yun ang pinapayag ko sa inyo. Hindi yung hukom ng Diyos, hindi yung judgment ng Diyos, kundi yung kabutihan ng Diyos. Minsan tinatakot tayo. Alam po natin nandyan yan. Hallelujah, darating ang araw ng paghuhukom, ng lahat ng bagay ay huhusgahan ng Diyos. Pero mas mainam na pag-usapan natin sa gabing ito, ang kabutihan ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos. Hallelujah, the riches of His goodness. Hallelujah, sa ating mga buhay, sagana po ang kabutihan ng Diyos. At ito po ang nais ni Apostol Pablo na mahigit na maunawaan natin, na kung saan ang ating mga mata ay maging bukas sana sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Kaya sinabi niya, or despises thou the riches of His goodness. Praise God! Balikan daw natin, mga kapatid. Ha? Hallelujah! Sa verse number 2, hindi pwedeng diretsuhin natin, mas maunawaan natin yung context. Pagbalikan natin ang verse number 2. For we are sure the judgment of God is according to truth against them which commit such thing. Sabi ng Bible, yung paghukom ng Diyos ay sang-ayon sa katotohanan laban sa lahat ng gumagawa nitong mga bagay. Ang ibig niyang sabihin, yung mga bagay, hallelujah, na masasama, yung mga bagay na nagpapasama din sa atin. Hallelujah, balikan ko yung verse number 1 sa chapter 2, higit na mas maganda. Hallelujah, I am God bringing me back to this passage of scripture para mas maunawaan po natin, mga kapatid, ano yung sinabi ni Apostle Pablo. Therefore thou art unexcusable, o man. Oh, kaya tayong lahat daw ay hindi po tayo exempted. Hindi po ipagpapaliban ng Diyos. Hallelujah, tayong lahat ay haharap sa Diyos. O man, whosoever thou art that judgest, ikaw na naghuhusga. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. Sa araw daw na hinuhusgaan natin ang iba, kinukondemn natin ang ating mga sarili. Magising po tayo, higit lalo sa mga mangangaral. Minsan, sumasakit yung loob ko, mga kapatid, nang dapat po nating ipahayag yung pag-asa na yung makakarinig ng salita ng Diyos ay lalapit at hindi lalayo. Alam na nga natin, gumagawa nga sila ng kasamaan. Alam nga natin, mga kapatid, na gumagawa nga sila ng mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At alam po natin, alam po yan nila.
Ngunit wala po tayong karapatan na husgahan ang kahit sino kung di ipahayag sa kanila na sagana sa biyaya ang Diyos, sagana sa pag-ibig ang Diyos. Hallelujah! Nasabi ng Bible, pag hinusgahan mo ang iyong kapwa, thou condemnest thyself. Gihukman na nimo ang imong kaugalingon. Hinusgahan mo na rin ang iyong sarili. For thou that judges doeth the same things. Kaysa raw na nang huhusga ay gumagawa rin ng ganun din na bagay. But we are sure, hali ito lang ang isang bagay din tayo kung saan tayo ay sigurado na ang Diyos ay naghuhusga sang-ayon sa katotohanan. Hallelujah! Para sa kanila na gumagawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tuloy po tayo. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Alam mo ba, makakaligtas ka ba sa hukom ng Diyos? Sabi ng Bible, oh, kaya ikaw not despisest thou the riches of His goodness. Kaya hanggang sa mga oras na ito, ipinapaliwanag ko sa inyo that God has been good. He is so good. He is rich in His goodness. Hallelujah. At huwag mong sa Bisaya pa, ayaw tamaya ang kaayo sa Diyos, ang kadagaya sa iyang kaayo sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ayaw tamaya ang Diyos. Hallelujah. Sa kadagaya sa iyang grasya sa imong kinabuhi. Hallelujah! Tingnan po nga natin sa Tagalog, ano yung sinasabi? Praise God! Oh, teka sandali ha, balikan natin. Nawawala yung monitor ko. Sa Tagalog, sabi niya, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan. Huwag po nating hamakin ang kayamanan ng kabutihan at ang pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ayan mga kapatid, maaari bang ihayag po natin sa lahat ng mga tagapakinig po natin, sa lahat ng mga nag-aantabay, sa lahat na nagsusubaypay, hallelujah, na hanggang sa mga oras na ito, mabuti ang Diyos sa inyong mga buhay at yung kabutihan ng Diyos. Hallelujah, sabi ng Bible na ang siyang, hallelujah, nagtitiis. Oh, napakabuti nga ng Panginoon. Praise God. Tingnan niyo siya na ngayon nagtitiis para sa atin. Ha? And forbearance and long suffering. Siya na yung nagpapahinuhod. Siya na ang nagpailob. Wow ha. Ang Diyos na naghihintay sa atin. Mga kapatid, sapagkat ito yung biyaya ng Panginoon na sana higit nating maunawaan at malaman that the goodness of God leadeth thee to repentance. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Pero hindi po natin ito maunawaan maliban lang kung bigyan po tayo ng kalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Oh, hallelujah! Kaya sabi ng Bible, but after thy hardness and impenitent heart, treasured up into thyself
wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ito yon. Ngayon, mga minamahal, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay He is forbearing. Ang Diyos ay He is long-suffering. Ilang beses man tayo magkamali, ilang beses man tayo nagkakasala, kahit na nung nag-umpisa na po tayo naglingkod sa Panginoon, nagkakasala pa rin po tayo. Nagkakamali pa rin po tayo. Nabibigo pa rin natin ang Diyos sa mga gusto niya sa ating mga buhay. Hallelujah! Sabi ng Bible, kung marinig mo ang kanyang mga salita, harden not your heart. It is a matter of heart. Itong puso, mga kapatid, alam ko sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, hinihipo ng Diyos ang ating mga puso. Nagkaroon po tayo ng conviction. Alam ko po yan, mga kapatid. Kahit sa pakinig natin ng salita ng Diyos, minsan tayo nasaktan, nasasaktan, minsan tayo ay natitisod, na-offend. Pero that's God's process. Wala kang magagawa. Ipinahintulot ng Diyos at sinasadya ng Diyos na gamitin yung konsensya mo. Gamitin yung guilt mo. Kaya minsan tayo ay nagigilty. Kaya tayo nagre-react. Lalo-lalo na mapag-usapan yung mga bagay na ginagawa natin. Doon tayo nagre-react. Ha? Kaya sabi nila, praise God, pag magnanakaw ka, walang nakakaalam kung nagnakaw ka. Pero kung naging ugali mo ang magnanakaw, sa pagkarinig mo pa lang ng salitang magnanakaw, galit ka na. Kaya ito yung umiinit ng ulo mo dyan, naging irritable ka. Matindi yung reaction mo. O, di ba? Pero bagay yan na dapat mong pasalamatan ng Diyos. Sapagkat hindi pa naging puno ng kalyo yung puso mo na wala ka ng pakiramdam. Kasi ang taong walang pakiramdam ay patay na. Kaya lagi nating sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Mga minamahal, habang may buhay, may pag-asa. Ibig sabihin, pag may buhay ka, may pakiramdam ka. Praise God. May pakiramdam ka. Ayun nga sabi, sakit ang pulong sa Ginoo. But we need to accept. Kailangan nating tanggapin. At yung konsensya mo, ang siyang tumutulak sa'yo. Nagkukonsensya ka nga. Pero sinasabi ng Panginoon, may pag-asa ka. Pag magsisi ka, tatanggapin mo ang kapatawaran. Woo! Hindi ba may napakabuti ng Panginoon? Pag nagkasala ka, ipawalang sala ka niya. Gaano man ito karumi? Looking back, kung tingnan natin ang ating mga kasalanan, kung alam natin, yung technology, true technology, nagkaroon ng CCTV, nagkaroon tayo ng mga tracking device, nasusundan, nare-record, lahat nating ginagawa at nagawa. Alam nyo ba, kahit ako napaisip, mga kapatid, hallelujah, baga, na-record ng Diyos lahat nating ginawa sa mundong ito. Walang naitago natin. Lahat ng mga bagay mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking pagkakasala, yun lahat ay na-record ng Diyos. Alam nyo ba, kung pagdating sa paghukom ng Panginoon, sa akin lang to, kaya sinabi ng Bible, ang bawat isa ay tatayo sa hukuman ng Diyos,
at siya po ay huusgahan sang-ayon sa kanyang mga ginawa. According to his works. Payag ba kayo, mga minamahal, mga live viewers sa gabing ito, na sa araw na haharap tayo sa Diyos, nakalagay sa harapan ng Panginoon, mas high-tech ang Panginoon eh. May malaki siyang screen doon. Mas HD pa, high definition pa kaysa ating mga television. HD mga kapatid, klarong-klaro. Hindi siya pixelated mga kapatid. Praise God, klarong-klaro, malinaw na malinaw. Ipakita ng Diyos lahat mong ginawa magmula nang isinilang ka hanggang sa namatay ka o anong ilang taon ka na ngayon. Kung ikaw, excited ka kayang makita lahat mong ginawa, yung nagnakaw ka, yung nag-isip ka ng masama, siguro mga kapatid, mandidiri ka. Hallelujah, di mo nais tingnan ang sarili mo, napakarumi mo sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, praise God. Subalit, hanggang sa mga oras na ito na kayo'y nakikinig, ipinapahayag ko po sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Hallelujah! Alam ko kahit sabi mo, matigas ako. Lumalambot ka rin, kapatid. Walang taong hindi lumalambot. Alam ng Diyos yan, kapatid. Hindi ka nga iiyak ka yun. Darating ang araw, iiyak ka rin. Mabuti na yung iiyak ka ngayon. Pero bukas, tatawa ka. Kesa tatawa ka ngayon, bukas, iiyak ka. Mga kapatid, saan ang piliin mo? Kaya sabi ng Bible, di mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang siyang nag-uuna sa iyo. Hallelujah! Papunta sa iyong pagsisisi. Think about the goodness of Jesus. Wala tayong pag-asa, binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng buhay. Sabi ng Bible, but after thy hardness and impenitent heart, treasurest up into thyself wrath against the day of the wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render every man according to his deeds. Ayan, bawat tao, sang-ayon sa iyong ginawa, praise God, ayon, you will give an account in the sight of God. Sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung ang Diyos daw ay maghuhusga, ito ay sang-ayon sa katotohanan. At walang ibang katotohanan kundi ang kanyang mga salita. Hallelujah! Mga kapatid, sa Roma Kapitulo 1, verse number 1, o chapter 1, tingnan natin, praise God, napakaganda ng salita ng Diyos. Stay tuned po kayo mga kapatid. We'll take this time. Ang ating oras, alas 9. Pwede pa ba mga 10 minutes na lang? Okay lang ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Mga 10 minutes. Kung okay lang sa inyo. Tuloy-tuloy ko lang po ito mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Romans chapter 1. Tingnan natin. Anong mangyari? Kasi ang tao ay maiimpierno at mapapahamak hindi dahil sa kasalanan na kanyang ginawa. Pakinggan nyo to, hindi dahil sa kasalanan na iyong ginawa. Kahit, kasi lahat ng uri ng kasalanan, kahit ang pakikiapid, kahit ang pagnanakaw, at ang pagpatay, maliban lamang sa pag-alipusta sa Espiritu Santo, ay mapapatawad. Yun lang. Yung sinabi mga kapatid, hallelujah. Lahat ng kasalanan ay may kapatawaran.
Kaya ang tao ay hindi mapapahamak dahil sa kanyang kasalanan. Sapagkat may kapatawaran ang kasalanan. Mapapahamak ang tao sa kanyang desisyon o kaya pagpili. Ano bang piliin mo? Habang dinidiktahan ka ng puso mo, tanggapin mo na si Jesus Christ. Habang dinidiktahan ka ng konsensya mo, hallelujah, napaisip ka, hindi ka makatulog, hallelujah, wala kang magawa, kundi araw at gabi, hinahabol ka ng konsensya mo, andon ang takot, andon ang pag-aalala, andon mga kapatid, hallelujah, ang anxiety, ang worries, praise God, nakukonsensya ka, araw at gabi. Nais mo bang makalaya mula dyan? Hallelujah. Tanggapin mo lang ang salita ng Diyos. At mananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ano pang sinabi ng Biblia. Ito mga kapatid. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful. Ito. Merong mangyari sa mga tao na hindi maniniwala sa Diyos. Wala akong paghuhusga dito. Ipinapangaral ko lang yung salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang lahat daw na mga bagay inihayag na ng Diyos, kahit ang mga bagay na hindi nakikita, hallelujah, kahit na ang kanyang pagka-Diyos, upang walang sino man, hallelujah, ay may maging dahilan. Ang bigat nito mga kapatid, sinabi ng Bible, so that they are without excuse. Hindi mo maaring sabihing dahilan sa Panginoon at sa harap ng Diyos. Panginoon, hindi ako nakapaglingkod sa iyo kasi mahirap lang kami. Sabi ng Panginoon, madami dyan, mas mahirap pa sa iyo. Andito sa langit. Sabihin mo, Panginoon, hindi ako nakapaglingkod sa iyo kasi makasalanan ako. Sabihin sa iyo ng Panginoon, marami dyan, mas malala pang kasalanan kaysa sa iyo, pero andito siya sa langit. Kasi magaling siyang pumili. Hindi niya pinili, praise God, na patigasin ang kanyang puso, kundi mas pinili niyang pakinggan ang aking mga salita. At kilalanin ako bilang Diyos. At luwalhatiin bilang Diyos. At puno ng pagpapasasalamat. Sabi ng Bible, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Alay, kung di mga kapatid, hallelujah, naging wala silang kwenta dahil sa kanilang walang makabuluhang pag-iisip at ang kanilang mga puso ay puno ng kadiliman. Hallelujah, ito isa lang sa mga bagay na sinabi ng salita ng Diyos. Praise God, nagawin ng Diyos sa mga taong ayaw at nagpapatigas ng kanilang mga puso. Kaya ako'y nangungusap sa inyo sa gabing ito, bago pa man bumalik ang Panginoon, tayo na ang siyang lumapit sa Diyos. Tayo na ang siyang tumawag sa Panginoon. Sabi ng Bible, and even as they do not like to retain God in their knowledge. Parang sinasadya nilang hindi kilalanin ang Diyos. Hindi magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya God give them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya sa sobrang pagmamatigas, kaya ito, sabi ko may kalayaan ka nga sa gabing ito, pero huwag kang magsubrang mamatigas. Ito nga sinabi ni Pablo, he is a forbearing God. Nagtitiis siya na Diyos. Naghihintay siya
puno siya ng pasensya na Diyos. Pero sabi niya, sa oras na huwag mong palambutin ang iyong puso at ayawan mo ang pagtawag ng Diyos, tingnan natin anong mangyari sa Tagalog. At gayon din, praise God, sa verse 28, at palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Ayan, mahalay na pag-iisip. Upang gawin niyo ang mga bagay na hindi nangararapat. Grabe kahugaw. Reprobate mind. Mahirap mga kapatid, yung panahon na gusto mo nang lumapit sa Diyos. Kasi hirap-hirap na hirap ka na. Nare-realize mo that you need Him. You're in this situation, in a very desperate situation, that you think only God can solve your problem. Ang Diyos lang ang magagawa. Ngunit sabi ng Bible, ito yung mga panahon na sarado na ang biyaya ng Diyos at sinayang mo ang kaligtasan. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. I have 3 minutes. Matthew chapter 13, verse 13, mga kapatid. Pasensya kayo ha. Talagang ipangaral ko to. I don't know. Kung alam nyo mga kapatid, pag ako'y nangangaral, masama mang sabihin natin lagi ako. Pero I have committed myself. Pag mangangaral po ako, sabi ko, Panginoon, every time you will give me a chance to preach or to teach, gawin ko ito, Panginoon, that it seems my last. Gawin ko ito na para bagang ito na yung katapusan ko. I will be giving all. I will be giving all. I will be giving all. Kasi ayaw kong magigilty sa pag-abot ng panahon, sa pagdating ng panahon. Eh, hindi ko ito nabahagi sa inyo. Hindi ko ito napangaral sa inyo. At hindi ko po kayo nabigyan ng paalala. Ito yung sinabi ng Matthew chapter 13, verse number 13. Therefore I speak to them in parables, because they seeing not, and hearing, they hear not. Sinabi ng Panginoon, kaya sinabi ko ito sa pamamagitan ng isang parabagang istorya, kwento. Sapagkat nakakita sila pero parang hindi nila nakita. Nakarinig sila pero parang hindi nila narinig. Parabagang naunawaan nila pero pinilit nilang hindi maunawaan. Kaya sabi niya sa verse 14, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive. Ito yung nangyayari sa mundo, mga kapatid. Sana hindi po tayo isa rito. Sana hindi po tayo mapasama sa mga tao, kagaya ng mga tao sa mundo, na ayaw makinig ng salita ng Diyos at nagmamatigas sa kanilang mga puso. Sabi ni Isaiah, ayon sa hula, sa pamamagitan ng pagkikinig, sila ay nakakarinig, subalit hindi nila ito naunawaan. Ang daming nakinig, narinig nila yung mga paalala, yung mga pangangaral, because this gospel will be preached into all the world for a witness of all nations, and then the end shall come. Sabi ng Bible, and see, ye shall see and shall not perceive. Sabi ng Bible, nakakita sila, nakita nila
ang lahat, subalit hindi po sila naging kumbinsido. And this people's heart is wax gross. At ang mga puso ng mga taong dito ay sobra, sobrang masama. Alakay ang kasing-kasing niining lungsura, gikubalan, o ang ilang dalungan nabungol sa pagpatalinghog, o gipiyong nila ang ilang mga mata, aron dili sila makakita, pinaagi sa ilang mga mata, o makadungog, pinaagi sa ilang mga iglulungog, o makasabot, pinaagi sa ilang kasing-kasing, o garon dili sila managbalik o pag-aayuhon ko. Oh! Kaya mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang paglilingkod sa Diyos ay intentional. Talagang sinasadya. At sasadyain mo sa gabing ito, kapatid. Hallelujah! Kahit medyo tumagal po tayo sa pangangaral na ito, subalit sabihin ko sa inyo, hallelujah, sa gabing ito, praise God, hallelujah, sabi ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa Tagalog bago po tayo magtapos. Hindi po tayo tapos dito, but it seems to be my last para sa gabing ito. Hallelujah! Sige, mag-design niya tayo. Panginoon, sa gabing ito, tanggapin ko ngayong iyong mga salita. Handa na po akong sundin ang iyong kaluuban. Handa na po ako, Panginoon, na sumunod kahit saan mo dalhin. Handa na po ako, Panginoon, na magbago kahit minsan masakit. Handa na po akong tumanggap, Panginoon, kahit minsan meron pa po akong hindi naunawaan. But thank you, Panginoon, salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Hindi ko gustong mangyari sa akin to, yung hula ni Isaiah na sinabi niya, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaiah na sinasabi, sa pakikinig ay inyong naririnig. Ayan. At sa anumang paraay hindi nyo na pag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyong mamamalas, sapagkat kumakapal ang puso ang bayang ito, ng bayang ito. Ang mahirap ay makakarinig ang kanilang mga tenga, at ang kanilang ipinipikit ang kanilang mga mata, baka sila mga kakita ng kanilang mga mata. Kaya ito, may mga taong sadyang pinipikit nila ang kanilang mga mata, sadyang sinasara nila ang kanilang mga puso upang hindi sila umunawa. May mga taong sadyang tinatakpan po nilang kanilang mga tenga upang hindi sila makarinig. But don't you know that God has been good? Napakabuti ng Diyos. And the goodness of Jesus leadeth us into repentance. Maraming salamat. Change my heart, oh God. Hallelujah! May I be like you. Woo! Sana, Panginoon, walang masasayang na sandali at mga salita na aming naririnig sa gabing ito. Walang masasayang na mga kabutihan mo na aming nakikita. Malinaw na malinaw na napakabuti mo, Panginoon. Dinig na dinig ng aming dalawang tenga, O Diyos.
ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Malinaw na malinaw na ika'y nangungusap sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong lingkod na iyong ginamit sa gabing ito upang may paghanda namin ang aming mga sarili sa anumang oras na ikaw ay darating, Panginoong Jesus. Sa gabing ito, Panginoon, nagsusumamo kami sa iyo. Alam namin, mahirap. Alam namin, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Alam namin, Panginoon, may mga kahinaan kami at may mga pagkukulang kami. Alam namin, Panginoon, ika nga sabi ng sanlibutan, marupok kami. Mahina kami. Ang dami-dami pa naming dapat baguhin sa aming mga buhay. Ang dami-dami pa naming dapat ayusin sa aming mga sarili, sampu ng aming mga pamilya, ng aming mga anak, haleluya, at ng kanya-kanyang asawa, Panginoon, ang aming relasyon, haleluya, ng aming mga buhay na espiritual at ng aming paglilingkod. Ang dami-dami pa namin, Panginoon, na dapat gawin na hindi pa namin nagagawa sa aming mga buhay. Oh, humihingi kami ng kapatawaran sa gabing ito. Nangingibabaw ang iyong biyaya. Nangingibabaw ang iyong pag-ibig. Nangingibabaw ang iyong pag-alala para sa aming Panginoon. Narito kami, handa kaming ibigay ang aming mga buhay, handa kaming ibigay ang aming mga puso, hanggang kaming ibigay ang aming kaluluwa, haleluya, para sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Kaya baguhin mo sa oras-oras ang aming mga puso. Baguhin mo sa oras-oras ang aming isipan na naging kagaya sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kapatid, why don't you give your life to Jesus right now? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon ang iyong puso? Minsan matitigas na yung ating mga puso. Hallelujah, hindi na ito maaring ipurma ng Diyos sa ayon siyang kaluuban, sapagkat nagre-react ng iyong ating puso. Minsan meron ng kalyo ang ating mga puso, matitigas na. Ngunit sa gabing ito, handa po itong ayusin ng Panginoon. Handa po siyang buhusan ito ng tubig ng Espiritu Santo na muli itong lumambot at muli itong makaramdam, haleluya, ng pagbabago, haleluya, at gawin ng Diyos sangayon sa kanyang kaluuban. Kapatid, napagkamahalaga ng salita ng Diyos na ating naririnig sa gabing ito. Purihin ang kanyang pangalan. Amen. Amen. Sige kapatid, maaari kang magpatuloy na mananalangin sa Diyos sa gabing ito at sabihin mo sa Panginoon, God, mold me and make me after thy will, Lord Jesus. Gawin mo, Panginoon, ang nais mong gawin sa aking buhay sangayon sa iyong kaluuban. Hallelujah! 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 Muli po kaming nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay na may kabanalan. Sa aming pagtulog, gabayan mo kami.
Matutulog po kami, Panginoon, na mapayapa sa iyong presensya, na kung tutunog man ang kahuli-huliang trompeta, kami po ay sasalubong sa iyo, Panginoon, sa kaulapan. At handa na po kami. Wala kaming pakialam anong mangyari sa sanglibutang ito. Wala kaming pakialam, Panginoon. Hallelujah, praise God. Basta't, Panginoon, ay pangaral namin ang iyong salita, ang iyong pagmamahal at ang iyong pag-ibig. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Change my heart, oh God. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid namin. Maraming salamat. Sana mayroon kayong natutunan sa mga bagay na ating pinag-aralan sa gabing ito. Pag nilay-nilayan natin lagi, pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos. Ito po'y totoo. Alam ko kung nangungusap ang Panginoon sa atin sa gabing. Meron pang prayer request, mga kapatid. Hallelujah. Gimala po kay Sister Rosalie Sabugaha. Please pray for Jasper Kim Sabugaha. Anak ko, hindi makakatayo, masakit ang mga tiil. Okay. And Carlos Navarro. Mayutoy ako, Pastor. Sobrang sakit. Kaya mga kapatid, praise God. Tuloy po tayong maniwala sa Panginoon at sumampalataya sa Diyos. Napatuloy siyang gagawa ng himala sa gabing ito. Hallelujah, in the name of Jesus. Dinalapit po namin, Panginoon, sa iyong harapan sa gabing ito, si prayer request ni Sister Rosalie Sabugaha para kay Jasper Kim Sabugaha. Hallelujah, na hindi makakatayo, masakit ang kanyang mga paa. Hallelujah, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, I release healing right now. Your mighty hand that will touch that body. Sa lawas ni Jasper Kim Sabugaha, nakaroon ng Ginoo, akong gisaway, giguba, gitunaw, giwasak ang lahat ng dahilan ng karamdaman sa kanyang katawan. Karamdaman, wala kang karapatan. You are powerless. In the name of Jesus. In Jesus' name, mula ulo hanggang pa, gagaling si Jasper Kim Sabugaha. Ngayon din, in Jesus' name, in the name of Jesus, karamdaman, wala kang karapatan. In Jesus' name, tinutunaw kita, in Jesus' name. Hallelujah. Si Carlos Navarro, meron po siyang UTI ngayon. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa pangalan ni Jesus Christ, pinapalayas kita, UTI. Lahat ng bakterya, lahat ng kadahilanan ng karamdaman sa katawan ni Carlos Navarro, pinapalayas kita ngayon din sa pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name, you are now powerless. In the name of Jesus, and let victory and healing, you will release it, Lana, right now, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Praise God sa inyong pagsama sa akin sa gabing ito. Naway, hallelujah. Nakatanggap po kayo ng mga biyaya mula sa Diyos. Sa lahat po natin, mga kapatid, na nag-comment, sa lahat po ng mga nag-like, sa lahat ng mga nag-share, sa lahat ng mga nag-watch party. Praise God sa lahat ng mga nag-mention. Maraming salamat po sa inyo. At muli kong pasalamatan si Sister Andy Labobgales. Thank you. Si Brother Angelo Campong, Carlos Navarro, Gilier Kagatin, Aris Vince, Michael Mainay Ordaniza. Hallelujah. Maraming salamat. Pagpalain kayo na Diyos. Brother John Caso, Sister Tessie Bautista, Hiljon Aluntaga. Hallelujah. God bless you. Merry Grace Ligarra Bucles. Magandang gabi din. Maraming salamat. Yes, Lord, O Lord God, hallelujah. Sister Mary Jane Tabu-Tabu, magandang gabi at maraming salamat. Sister Gerly Arca, Pastor Jojo Arca, at dyan po, praise God, sa Jusam Kambingan, sa Silay Negros Occidental. Asan ba yan ba, Sister Gerly? Para ma-advertise natin. Maraming salamat. UPC Silay, thank you for watching. God bless you.
Hallelujah. And then Rachel Tamalon at Tamulon Feltra Bilontra o Bilonta. Maraming salamat. Hallelujah. And then Sherman Atilio, yes Lord. Aris Vince, Michael Mahinay, Ison Ramlek, and then Mary Grace Delfinado Castillo. Magandang gabi, maraming salamat. Blessed be the name of Jesus, sabi ni Sir Tessie and Shirley Toledo, Hilgen Alontaga. Praise God. At iba pang mga kapatid, maraming salamat. Marian Mission, oh Marian Mission, thank you for watching. Renilan Escoton and Labi, maraming salamat. Jan Caso, maraming salamat. Si Kurt Sira Fortunado, maraming salamat. Amelia Franco Bansil, maraming salamat. Hallelujah. And then sa inyong lahat mga kapatid, maraming salamat. Hallelujah. And God bless you all. I love you with the love of Jesus. Muli hanggang sa Webes ng gabi. Sundan po natin to. It's powerful talaga mga kapatid. Powerful, powerful. Hallelujah. Yung takot natin na humarap sa vaccination, takot natin dito sa mga nangyayari sa paligid natin. Wala yan, lahat na yan. Pag matibay yung ating foundation sa Word of God, wala tayong katakutan. Handa na po tayong whether we live or die. Di naman natin hinihiling na mamatay tayo, patayin tayo dahil sa patotoo po natin. Pero mga kapatid, whatever comes, God will empower us. Makikilala natin ating mga sarili. We have been bought with a price. Hallelujah. We are the Lord's. Pagmamayari na po tayo ng Panginoon. And it's powerful. Walang pagsubok, walang anumang sirkumstansya ang makapagpigil sa iyo. God bless you and I love you all in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat.